Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to our channel. Welcome to another general reading episode natin dito sa Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating daily tarot kapalaran para ngayong September 7, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito general reading lang mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Bago tayo mag-start mga kapiksi, shoutout muna tayo sa ating mga kapiksi na random lang tatlong kapiksi. Hello po kay Miss Mildred Neri, Lisa Toleco, Maria Lormi Cabote, and a special mention kay Miss Capricorn Earth, ang ating exclusive member sa ating YouTube channel. Thank you so much mga kapiksi. Sa lahat ng gusto magpa-shoutout guys, pwede kayo mag-comment. Mag-iwan lang kayo ng comment dito sa video na to. And mamimili lang tayo ng tatlong kapiksi na isa-shoutout daily. Random lang mga kapiksi, pero priority natin yung nagsasend ng super thanks sa YouTube, yung feature ng YouTube mga kapiksi. Alright? So, thank you so much guys. Ito yung oracle deck na gagamitin natin guys, no? For today, sa mga for today. Mag-start tayo sa Capricorn guys, no? Ang lucky numbers for Capricorn ay 082 para sa Capricorn. Sorry guys, minsan medyo nabimental block ako. So, mensahe para sa Capricorn guys, we have no place like home. This is self-love mga kapiksi, okay? So, you should treat yourself as you would treat your home. Ibig sabihin, kailangan inaalagaan mo yung sarili mo kung paano mo inaalagaan yung sarili mong tahanan. Kasi at the end of the day mga kapiksi, you retreat to yourself. You retire to yourself. Ikaw lang yung kasama mo, di ba? At the end of the day. So, make sure na kahit na mawala na lahat ng tao sa mundo, kasama mo pa rin ang sarili mo, di ba? So, make sure mga kapiksi na ikaw, tinatrato mo yung sarili mo kung paano mo tinatrato yung sarili mong tahanan, malinis, kaaya-aya, punong-puno ng pagmamahal, di ba? Ayaw mo nang, syempre, ayaw natin nang madumi, ayaw natin na magulo, ayaw natin nang mabaho, na tahanan. Ganun din yung sa ating sarili, mga kapiksi, no? Make sure na comfortable ka, make sure na hindi mo tinitake for granted yung sarili mo, mga kapiksi, no? Like I said, no, at the end of the day, kayo yung kasama nyo, ikaw yung best friend nyo. So, make sure na tinatrato nyo yung sarili nyo ng naayon. Alright? Huwag mong hayaan na i-take for granted mo yung sarili mo mismo. Dapat ikaw yung nagpaparamdam sa sarili mo kung gaano ka kaimportante, gaano ka kahalaga. Alright? So, yan ang mensahe para sa iyo, Capricorn. Yung next message natin guys is para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Aquarius ay 180 para sa Aquarius. We have the observer energy mga kapiksi, no? So, ibig sabihin ito guys, no, matuto kayong magmasid. Huwag muna kayong magpadalos-dalos sa pagdidesisyon, especially if meron kayong kailangang pagdesisyonan right now mga kapiksi. Matuto kayong mag-menor, matuto kayong mag-observe muna, matuto muna kayong makiramdam, matuto kayong magtimbang ng mga bagay-bagay mga kapiksi kapag komportable na kayo. If you feel like everything is in their right places, tsaka kayo magdesisyon mga kapiksi kapag alam nyo na yung mga sapat na information, na-analyze nyo ng mabuti, especially kayo Aquarius. Kayo ay analytical signs, kayo ay air signs. So, ibig sabihin, very logical kayo, very analytical kayo. That's your greatest strength, mga kapiksi. So, make sure na ginagamit nyo siya to your advantage, guys. Alright? So, yan ang mensahe para sa'yo, Aquarius. Yung next message, mga kapiksi, is para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Pisces ay 467. 467 para sa Pisces.
We have milk and honey. Wow, napakagandang energy nito para sa Pisces. Ito ay pagpapala, mga kapiksino, makakaranas kayo ng pagpapala, kasaganaan. And ito ay indikasyon din, mga kapiksino, kung kayo ay nagdadanas ng problema, mga pagsubok sa buhay, guys, no? Matatapos na or patapos na yung mga problema na yan, and susunod ay makita nyo yung liwanag or makakaramdam kayo ng kapayapaan at kasaganaan sa inyong buhay. Okay, so there's a rainbow after the rain, mga kapiksi, and at the end of the rainbow there's a pot of gold. So maging receptive kayo, guys, sa mga blessings na to. Ibig sabihin ng receptive, ready to receive, no? And para magpunta kayo sa receptive state, kailangan palagi kayo ng papasalamat at nagdadasal, mga kapiksi. Say your prayers, say your affirmations, and always be grateful. Palagi magbigay ng pasasalamat, magdasal para sa lahat ng biyayang natatamasa. And the more na ginagawa niya yan, the more na dadating sa inyo yung mga blessings at pagpapala. Okay? So congratulations sa inyo, Pisces. Yung next message natin, guys, is para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Taurus ay 925, sorry, para sa Aries to, guys, Aries. Para sa Aries ay 925, para sa Aries. Para sa Aries, mga kapiksi, may mga madidiscover kayong katotohanan, no? May mga marirealize kayo ng katotohanan, mga kapiksi, dahil sa mga kaganapan nyo sa buhay. May mga realization of truth, naiintindihan nyo na kung bakit nangyayari yung mga bagay or sitwasyon sa buhay nyo. You're learning to understand as to why those things are happening. Nagmamature yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo, guys, maaaring may makatanggap din kayo ng mga mensahe. Confession, no? In terms of love, mga kapiksi, yung iba maaaring makatanggap ng confession ng pagmamahal from a specific person. Maaaring merong may secret admirer ka na, alam mo yon, na humahanga sa inyo, and you will come to realize that, or maaaring magkaroon sila ng lakas ng loob na mag-confess, no? Magsabi sa iyo ng totoo. Alright? So yan ang mensahe para sa iyo, Aries. Kilig-kilig ka na. Kilig-kilig na naman kayo. Alright, so yung next message natin, guys, is para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Taurus ay 863, 863 para sa Taurus, mga kapiksi. Para sa Taurus, guys, we have orphaned energy. Yung iba sa inyo nalulungkot, yung iba sa inyo, guys, maaring na homesick kayo, lalo na kung nasa malayong lugar kayo or malayo kayo sa pamilya nyo. Yung iba sa inyo, guys, medyo nakakaramdam kayo ng pagiging out of place, no? Ibig sabihin, parang hindi nyo masyadong nakakasundo or nakakajive yung mga tao sa paligid nyo, pwede sa workplace nyo or sa eskwela nyo, kung kayo estudyante or kung saan man community na you belong, no? Pero parang nararamdaman mo na out of place ka or hindi ka makasundo or hindi ka makasakay sa mga trip nila. And that's fine, mga kapiksi, no? Walang, there's nothing wrong with you. Ibig sabihin lang nun, maaari magkaiba kayo ng interest, ganyan. And then for some of you naman, talagang literal na maaaring malayo kayo sa pamilya nyo or sa mga mahal nyo sa buhay. So, gamitin nyo yung technology nowadays, no? Lahat may cellphone na, madali na mag-text, email, chat, di ba, video calls. So, gamitin nyo yun para mag-connect kayo sa inyong mga loved ones, mga kapiksi. Pwede kayo mag-join ng mga communities or groups para hanapin nyo yung mga similar na tao na parehas kayo ng interest para mas ma-feel mo na at home ka, mas maka-relate ka sa kanila, no? Yeah. Alright? So, wag masyado magmukmak, mga kapiksi. So, yan ang mensahe para sa'yo, Taurus. Yung next message natin, guys, is para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Gemini ay 135. 135 para sa Gemini.
So para sa Gemini, mga kapiksi, we have between worlds energy for some of you, no? For some of you, maaaring natatrap ka between two situations. Pwede itong situation ng past and present. Pwede itong situation ng bad or good. Or maaaring, maaaring ano rin, tawag dito, naiipit ka sa dalawang nag-uumpog ang bato. Yan. If meron kang dalawang kakilala na mag-aaway, ganyan. So, nasa gitna ka. Timbangin mo yung pros and cons, mga kapiksi. Huwag kang maging judgmental, be fair, huwag kang magkampi-kampi, ganyan. Maging, ano ka, maging patas ka, no? And, for you to be able to move forward then, mga kapiksi, para maka-move forward ka, very important na kalimutan mo na yung past kasi tapos na yun, okay? Pwede mong i-analyze kung ano yung nangyari sa'yo. I-observe mo, no? If mga negative yun, may mga lessons yan, mga kapiksi. Ang importante is, i-take note mo yung lessons tapos para maiwasan mo siya na mangyari in the future. Okay? Pero don't let yourself suffer. Ayan, no? Kasi nagsasuffer ka, hindi ka tuluyan makamove on dito kasi meron ka pang attachment dun sa nakaraan. So, wag mong hayaan na mag-suffer ikaw kung pwede ka naman maging masaya dito sa side na to, di ba? So, kailangan marunong kang mag-move forward, marunong kang mag-let go, marunong kang mag-detach sa nakaraan para makulay lang ang buhay. Alright? So, yeah. Yan ang mensahe para sa'yo, Gemini. Yung susunod nating message, guys, is para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. By the way, guys, no, pag may naririnig kayong pok-pok, pasensya na kasi may nagko-construction sa kapitbahay namin. So, para sa Cancer, mga kapiksi, ang lucky numbers for Cancer ay 653. 653 para sa Cancer. Loyal heart. Wow. Kilig-kilig na naman kayo. So, para sa mga kapiksi nating Cancer, no, ibig sabihin nito, there is somebody who is very loyal to you, very committed to you, very faithful to you, mga kapiksi. Pwede itong ka-partner mo sa romantic relationship, no, sa pwede itong partner mo or specific person mo, or for some of you, pwede rin itong kaibigan or kamag-anak mo or kapatid, no. Minsan may mga siblings na loyal sila sa isa't isa. Minsan kasi, minsan kasi may mga kapatid na palagi nag-aaway, no, tapos meron naman mga kapatid na very close kayo, lalo na sa malalaking pamilya yung maraming mga kapatid, ganyan. Pero dapat pag kapatiran, pantay-pantay. Pero yeah, mapalad ka kasi you have somebody who is always there by your side. Parang kabiyak siya, no? Other half mo. So, i-value mo itong relationship na to and huwag mo siyang i-take for granted and make sure na pinaparamdam mo rin sa kanya kung gaano ka rin ka-loyal at ka-committed sa kanya. Alright? Para everybody happy. So, yan ang mensahe para sa'yo, Cancer. Yung next message natin, guys, is para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Leo ay 066. 066 para sa Leo. We have by the book energy, mga kapiksi, na matuto tayong maging masunurin sa mga batas ng buhay. Yung mga batas ng buhay, guys, na hindi pa tayo pinapanganak, nandiyan na yan, okay? Nandiyan na yan, mga batas ng buhay. Yung example niyan is yung 10 commandments, di ba? So, hindi pa tayo pinapanganak, nandiyan na yan, di ba? So, the same with any law, mga kapiksi, especially yung laws of nature, guys, no? They were there to, you know, bring balance to humanity, mga kapiksi, or to the entire world. Next, matuto tayong sumunod, mga kapiksi, okay? Yung mga batas ng buhay nandiyan yan para magdala ng kapayapaan at kaayusan sa bawat isa, mga kapiksi. And also, no, kailangan i-observe mo rin na marunong kang sumunod because para ikaw ay maging good leader, you must have to be a good follower first, diba? So, yung mga good leaders, marunong yan sumunod, diba? How can they lead people kung sila mismo hindi marunong sumunod, diba? So, yeah.
Matutong sumunod mga kapiksi, alright? So, yan ang mensahe para sa'yo. Leo, yung next message natin guys is para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang lucky numbers for Virgo ay 381. 381 para sa Virgo. Para sa Virgo, this is new life, no? Bagong pag-asa, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pagkakataon. Every day, mga kapiksino, binibigyan ka ng new universe ng pagkakataon to create the life that you want, mga kapiksi, by using your thoughts. So, make sure guys na huwag niyong sasayangan yung bawat pagkakataon na gumigising kayo sa umaga para kanino ka bumabangon, di ba? Make sure na na-utilize niyo sila, mga kapiksi, to your advantage. Isipin mo, magplano ka, create the life that you want, be happy, mga kapiksi. Life is too short, no? Para sayangin natin sa mga problema or sa mga pagrereklamo sa buhay natin. Imbes na magreklamo ka, magpasalamat ka, and create new opportunities in your life, mga kapiksi. Minsan, hindi na natin kailangan antayin yung mga opportunities na dumating sa atin. Tayo mismo ang gumawa ng opportunity para sa atin, no? Kung ikaw ay nagpaplano ng maayos sa mga goals mo sa buhay, mga kapiksi, no? Walang oras na masasayang sa okay? Walang oras na masasayang sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin is take that first step, no? And then, day by day, one day at a time, one step at a time, kumilos ka, no? Para sa ikabubuti ng iyong kabuhayan. Alright? Okay, so yan ang mensahe para sa'yo, Virgo. Yung next message natin, guys, is para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Lucky numbers for Libra ay 223 para sa Libra. Excuse me. So, para sa Libra, mga kapiksi, we have, wow, all that glitters, mga kapiksi. Pero, ibig sabihin nito, guys, no, huwag kayong masyadong kailangan matuto kayo mag-filter, kailangan maging mapanuri kayo kasi hindi lahat ng kumikinang ay ginto, okay? Ibig sabihin, hindi lahat ng oportunidad na dumadating sa buhay natin is authentic. Minsan may mga fake din, no? Ganun din sa mga tao or sa relasyon, sa mga kaibigan natin, di ba? May mga taong, doble cara, di ba? Ayan, may maskara. So, may mga taong doble cara, iba yung pinapakita versus dun sa totoong nararamdaman nila sa inyo. So, kailangan mapanuri kayo, mga kapiksi. And hindi lahat ng pangit is pangit. Hindi yung, I mean, don't judge the book by its cover, di ba? Minsan may mga akala mo taong mahihirap, pero sila pala yung mga sobrang mayayaman. I mean, you get the point, mga kapiksi. Huwag tayo maging judgmental based dun sa appearance na nakikita natin. Kailangan matuto tayong maging mapanuri. Yeah. Alright? So, yan ang mensahe para sa'yo, Libra. Yung next message natin, guys, is para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Scorpio ay 415. 415 para sa Scorpio. TikTok para sa Scorpio, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, gamitin natin ng maayos yung oras natin, mga kapiksi. Huwag nating sayangan yung bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ni Universe, no? Araw-araw, oras-oras, make sure na i-utilize natin siya. Lahat tayo, guys, we are equally given 24 hours in a day, mga kapiksi. Lahat ng tao, pantay-pantay, mahirap, mayaman, matanda, bata, pangat, pogi, sexy or hindi, di ba? Lahat yan, mga kapiksi, no? Pare-parehas tayo na pinagkakalooban ng 24 hours in a day. So, how do you consume it? How do you use it, mga kapiksi? Make sure that you use it wisely, mga kapiksi. Sabi nga nila, di ba? Time is gold.
no? Time is gold. Ang oras ay ginto, no? So kapag ginagamit mo siya ng maayos, ginagamit mo siya on a productive way, mga kapiksi, no? Talaga naman magbe-benefit at magbe-benefit ka. Alright? So make sure guys na huwag yung sinasayang yung mga oras na pinagkakalob sa inyo and gamitin nyo siya sa maayos at kapaki-pakinabang na paraan. Alright? So yan ang mensahe para sa iyo, Scorpio. And then yung last message natin guys is para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Sagittarius ay 372. 372 para sa Sagittarius. Message in a bottle, mga kapiksi, no? May mga signs and symbols, may mga mensaheng na isiparating sa iyo ang inyong mga anghel gabay, mga kapiksi, ang inyong mga spirit guides, especially if you are praying for something, kung meron kang pinagpapanata, kung meron kang hinihiling. So guys, no, pay attention to the signs and symbols kasi baka mamaya minumove na pala ni universe yung mga tao, bagay, sitwasyon, no, para ipagkaloob sa iyo yung iyong nais, tapos nandiyan na pala dinededma mo pa. Okay, sometimes hindi nila direktang sinasagot kung ano yung hinihiling natin, pero gumagawa sila ng mga pamamaraan, no, para i-direct ka, no, towards your desires and your goals, mga kapiksi. So maging aware kayo guys, no, always be cautious sa inyong surroundings, sa inyong mga mensahe na naririnig, sa mga angel numbers and inyong nakikita, spirit animals, etc, etc. Your angels are answering yung mga kapiksi. Alright? So, yun ang mensahe natin, guys, no, for today. Let me know, guys, if naka-resonate kayo. Yung inyong November Kapalaran Pick a Card version available na sa ating channel, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.